Hello guys, welcome to our vlog. So ngayon, educational content muna tayo para hindi kalokohan yung natututunan natin sa YouTube. Ang i-discuss natin sa araw na ito ay kung paano nabuo yung Laguna Lake according sa isang geological study. So, lahat ng i-discuss natin ngayon ay nakabase dito sa paper entitled Records and Causes of Holocene Salinity Shifts in Laguna de Bay, Philippines. So, ang paper na ito ay sinulat ni Dr. Caroline Haraula. So, siya ay isang Filipino scientist at currently nagtuturo siya sa University of the Philippines Marine Science Institute. So, co-author niya rin dito si Dr. Fernando Siringan, isa ring Filipino scientist and academician na nagtuturo sa UP Marine Science Institute din. So, kung interesado kayo basahin in detail yung paper, nandyan lang yung link sa baba. Okay, so ang gagawin lang natin ngayon, konting discussion lang kung ano yung main findings nila at para matutunan nyo rin kung paano nabuo yung Laguna Lake. Ano, kakain ka lang? Opo. Para sa hindi familiar, saan ang Laguna Lake? Ang Laguna Lake ay nasa Laguna. Buksan ko ang Google Earth. So this is my favorite snack, seaweed and sky flakes. And so saan ang Laguna Lake? And so nasa Luzon. Okay. Tapos, mabilis mo siyang makikita sa Google Earth dahil siya yung pinakamalaking lake sa buong Pilipinas. Interesting din yung shape niya dahil hugis. Dinosaur na isa lang yung paa. Pwede ring kamay ng mga Ninja Turtles. So yung interesting din na part dito ay yung gitna at yung right na parts ng lake ay dati silang crater. So, yeah. Ang crater ay ibig sabihin is yung mouth ng volcano. Additionally, yung left na part ng lake, nandyan yung tinatawag natin na West Marikina Valley Fault. Thank you. Additional information din sa Laguna Lake ay meron siyang connection sa Manila Bay at yun ang part ng Pasig River Channel. So ito siya, makikita nyo. Maliit lang siya ng channel na nagko-connect ng Laguna Lake at Manila Bay. Ang ginawa sa study ni na Dr. Haraula ay kumuha sila ng sediment core sa location na ito. So ano ang sediment core at paano nila ito kinuha? Ito yung figure na pinakita nila sa paper kung paano nila kinuha yung sediment core na ginamit nila sa study. Dito, makikita nyo, sumakay sila ng bangka and then tinusok nila ng tubo yung pinakailalim na lupa ng Laguna Lake. Tapos, yung haba ng sediment core na nakuha nila ay around 10 meters. So, yun yung analysis nila dito para sa study na ito. So, imagine niya yung lupa is parang cake. Tapos, tinusok niya yung straw sa cake. Diba, pag tinanggal niya yung straw, may makukuha siya na mga cake sa loob ng straw. Ganito yung itsura ng sediment core pag binuksan niyo na yung tubo. Picture lang ito na kinuha ko sa internet. Essentially, putik lang siya na nakolektan niyo. Makikita niyo minsan, nag-iiba yung kulay niya. May layers na iba yung kulay niya sa ibang layers. Minsan din, nag-iiba yung size ng putik dun sa layer. May ibang layers minsan na malalaki yung size ng putik niya, may ibang layers din na lumiliit siya. Ito yung ginagamit ng mga geologists para pag-aralan kung ano yung nangyari sa isang lugar during the past tens or thousands of years. Imagine niyo yung putik or yung lupa sa loob ng core na yun. Sobrang tanda niya na. Kaedad niya na yung lola, ng girlfriend, ng pinsan, ng lola mo. Kasi mga 100 years old na yung mga sediments dito. Umabot yan ng hundreds or thousands of years. Depende kung gano'ng kahaba din yung sample na nakuha niya. Paano sila nag-analyze ng sediment core? Ito, yung sa pinaka-right, ito yung analysis na ginawa nila. Una, yung grain size. O ito nga yung kung gano'ng kalaki yung putik or
For example, sa bigas, kung gaano kalaki yung isang butil ng bigas. So, sinukat nila yan. Yung diatoms, mga microscopic ito na algae. Ang pinaka-defining characteristic nito ay yung shell niya ay made up of silica. Mollusk ay mga invertebrates na characterized by a soft body, tapos meron silang shell na made up of carbonates. Tiningnan din nila yung geochemistry or kung ano yung mga concentrations ng iba't ibang elements dun sa kada layer ng sediments. And then, lastly, radiocarbon dating. Ito na nga yung part na inaalam nila kung ang specific layer na to, kung kailan siya na deposit, kung 1,000 years, 2,000 years, 3,000 years ago, dun nila inaalam. Yung diatom and mollusk, sila yung mga living organisms na nakatira doon. Ibig sabihin, doon na sila pinanganak, doon sila lumaki, doon sila tumanda kasama ng sediment layer na yun. If nakita yung diatom na yun doon sa sediment layer, ibig sabihin, kaedad ng living organism na yun, yung sediment layer. Okay. So, tingnan natin yung mga main findings nila. So, isa ito sa mga figures sa study. Medyo madaming information, pero i-breakdown natin sa first column. Yung makikita mo dyan ay yung lalim nung sediment core. Ang label dyan ay depth in centimeters. So meaning, yung pinaka-top na part dyan, yung figure, yan din yung pinaka-top ng sediment core. So for example, itong daliri ko, ito yung sediment core. Itong pinaka-taas na to, yan yung 0 centimeters or yung pinaka-top ng sediment core. Tapos yung label na 100 centimeters dyan, yan yung 100 centimeters or 1 meter below dun sa point na yun. 10 meters yung haba ng sediment core nila, tapos may mga specific layers na ginawa nila ng radiocarbon dating. So makikita nyo yan dyan sa second column. Sa may pinakataas, ang youngest na radiocarbon date na nakuha nila ay ito, 1965. Meaning, yung specific layer na yan ng sediment core ay na-deposit siya noong 1965. Second youngest, 1929. Again, meaning, yung layer na yan ay na-deposit noong 1929. Ang pinakamatanda na nakuha nila dito ay around 6,000 years. So, nandun na siya sa pinakababa ng core. Ang gustong sabihin din nila dito ay meron silang na-identify na 7 layers. So, nakalabel siya na unit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos, yung iba-ibang layers na yun, paiba-iba yung kulay, makikita nyo dito, merong olive gray, dark greenish gray, tapos, naging grayish green dito sa pinakataas na part. So, next, tiningnan nila yung diatoms dun sa sediment core. So, again, makikita nyo sa pinaka-left, yan yung depth in centimeter. Ang meaning nito, dyan, sa layer na yan, inanalyze nila yung mga diatoms. Yung mga nakalista dito, yun yung mga species ng diatoms na nakita nila. Importante ito dahil depende sa kung anong species yung makikita mo, indicator siya kung ang environment mo ay naging marine ba or freshwater siya. Ang sinasabi lang nila dito sa figure na ito ay sa baba na part ng core ay nakita nila na posible na marine environment dati yung Laguna Lake and then eventually naging freshwater siya. Na, which is nakikita natin ngayon, freshwater system yung Laguna Lake. So, ang next din na ginawa nila, assemblage naman nung mga mollusk. Same concept, yung pinaka-left, ito yung depth ng sediment core. Tapos may mga specific layers kung saan inanalyze nila kung ano yung mga mollusk na nandun. So again, importante ulit siya dahil depende sa species, nalalaman nila kung ang Laguna Lake ay naging marine or freshwater. So basically, the same pattern dun sa diatoms, yung baba na part ng sediment core ay marine siya, tapos eventually naging freshwater. Additional figure dun sa data para i-prove yung point nila na from marine environment naging freshwater yung Laguna Lake, tiningnan naman nila yung geochemistry ng mga sediment layers. Tiningnan nila yung mga iba-ibang elements or yung concentrations ng mga specific na elements kasi, again, indicator siya kung freshwater or marine ba yung environment. So, basically, the same pattern, marine environment dati yung Laguna Lake tapos naging freshwater siya eventually. So, ibig sabihin,
yung part na to. So this is the like Laguna, the bay or the Laguna Lake, and then like this is the part of the Metro Manila. And etong part na to dati is nasa underwater. So ito yung magandang part ng study dahil na-prove nila without any doubt na ang Laguna Lake ay dati siyang marine environment tapos naging freshwater siya dahil nag-present sila ng iba-ibang evidences para ma-prove na marine siya previously. Okay? So, importante yan sa research. Pag may pinipresent kayo na idea, dapat i-prove nyo without any doubt na tama kayo.